So mga tol, mukhang matutupad na nga po ang pangarap ng dating ka-sparring partner ni Manny Pacquiao na si Alexis Rocha ng US na mapalaban sa isang world title. Sapagkat matapos nga po ang paghahamon niya sa kapwa niya Amerikano na kampiyon ng WBO welterweight na si Terence Crawford noong talunin niya si George Assi noong nakaraang buwan sa pamamagitan ng knockout sa round 7. Mukhang mangyayari na ang laban nila ngayon ni Crawford dahil inutos na po ng WBO noong Lunes na kailangan depensahan ni Crawford ang titulo niyang WBO dito kay Rocha. Si Rocha po kasi ang mandatory ngayon ni Crawford, kaya asahan natin na ito na ang sunod na makakalaban ni Crawford. Kung hindi lalabanan ni Crawford itong si Rocha mga tol, maaari siyang baklasan ng titulo. Ayon kay Alexis Rocha mga tol, ready na daw siyang i-challenge itong si Crawford. Kung ipag-utos daw ng Golden Boy na labanan niya itong si Crawford, cool daw siya dito mga tol. Pagmamalaki pa niya, batang fighter daw siya na nandyan lang at lalabanan daw ang pinakamahusay. Sa kabilang banda naman mga tol, nagpakitang gilas nga po itong pinsan ni Naoya Inoue na si Hiroki Inoue sa laban na naganap noong February 16 kontra sa Thai fighter na si Pakorn Emyud. Technical knockout sa round 2 nga po ang inabot nitong Thai sa kamay nitong si Inoue. Umabante na ang record nito sa 16 wins and 1 loss. Habang bumagsak naman ang record ng Thai fighter sa 4 wins and 1 loss, nakasama na nga po ni Hiroki Inoue itong si Naoya Inoue sa US at naging practice partner niya ito. Sa kabilang dako naman mga tol, matapos nga po ang 6 na taon na mahigit na nabakante itong si Nicholas Walters, matapos ang huling laban niya kay Vasily Lomachenko, kung saan natalo siya via stoppage sa round 7 sa timbang ng super featherweight, muli nga po siyang nagbabalik sa kakatapos nga lang po ng laban niya noong February 25 sa bansang Colombia kontra sa pambato ng Colombia na si Luis Diaz Marmol. Nanalo nga po si Walters mga tol sa pamamagitan ng unanimous decision sa 8 rounders bout sa timbang po yan ng super lightweight. Medyo kinalawang na nga po itong si Walters mga tol dahil matagal na itong hindi lumalaban. Kung matatandaan, siya nga po ang unang boksingero na nagpabagsak dito sa legend natin na si Nonito Donaire Jr. noong maglaban pa sila sa featherweight division para sa titulong WBA Super World Featherweight. 2 beses pinabagsak si Donaire at tinalo sa round 6, 8 taon mahigit na ang nakakalipas. Masasabi natin na maganda po ang record nitong si Walters sapagkat may 27 panalo ito at iisa pa lang ang talo. Tinawag nga po siyang Axeman dahil sa tuwing papasok siya sa ibabaw ng ring, may dala-dala itong palakol. Pero tila bigla siyang naglaho mga tol noong makalasap siya ng unang talo sa kamay ni Lomachenko na nanahimik siya ng ilang taon at binalak na bumalik sa ibabaw ng ring bago magkaroon ng virus. Subalit hindi nga po siya nakabalik mga tol, lumipas ang ilang taon at ngayon lang siya nabigyan ng chance na makabalik sa ibabaw ng ring. Subalit may edad na nga po itong si Walters mga tol na 37, kaya mukhang malabo na tumagal pa siya sa boxing.